Kumusta mga ka-review? Welcome to my channel, Unboxing Simulator. Sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano ko in-upgrade itong aming Car 98K. At bago tayo magsimula, shoutout muna tayo kina Kent Abduhan, Mahater G. Salek, Joshua Udela, The White Sheep, John Gareth Jimena, Ashley Pelletgan Reviews, Crypt, Tutorial Jiro Michael Marquez, Gal Suplig, Michael Aguilar, Duriente Jr. Tanyag, Russell Ace Rendon, Andrew Vile, Swift CODM, at kay Loltrex Gaming. Salamat sa walang sawang pagsuporta niyo mga ka-review. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. At i-click mo yung notification bell para maabisuan ka pa sa susunod ko pang mga videos. So, ready na tayo? Buksan na natin itong Car 98K. Ayan. So, tapos na nating buksan mga ka-review. At magsisimula ako dito sa barrel. Ayan. Kung nakikita nyo mga ka-review, meron siyang scotch tape. Ayan. Ang purpose niyan mga ka-review ay para ma-fill in niya yung mga gap between sa barrel at dito sa barrel holder ng Car 98K. Ayan. Barrel holder ang tawag natin yan mga ka-review. Para ma-fill in niya yung gap, small gaps. Ayan. Fit in talaga siya. At nilagyan din namin to ng scotch tape dito at meron ding papel para hindi na siya gumalaw mga ka-review. Ayan. Hindi na lang namin nilagyan ng super glue para walang tumagas na super glue sa loob at mag-cause ng jam sa pellet. At dito rin, ayan, nilagyan namin ng scotch tape para mag-fit in siya dito. Ayan, para tumaas ang chance niya na maging accurate ang tira natin. So, tapos na ang barrel. At dito naman tayo sa kanyang air pump mga ka-review. So, nahulog yung nilagay ko sa loob. Okay. Nahulog ulit. Ayan, ang dami nila mga ka-review. So, napakarami yan mga ka-review. Ayan. Dito sa kanyang air pump piston mga ka-review ay binalutan namin ito ng double-sided tape para mas magkaroon pa ng friction sa loob. Ayan. Ayan. Tapos nilagyan din namin yan ng petroleum jelly. Ayan. Makinang-kinang siya dahil sa petroleum jelly. At dito rin sa gilid. Pero hindi na namin dinamihan para hindi lumabas ang petroleum jelly dito. Kasi marami. Ayan. Kung titignan nyo mga ka-review, tatakpan ko to dito. Tapos ipupush natin. Ayan. Hindi siya mapupush through. Ayan. Except kung bubuksan ko tong air pump nozzle. Ayan. So, ulit. Ayan. Nag-a-apply ako ng malakas na force mga ka-review. Pero hindi pa rin siya napupush through. Ayan. So, magandang sinyalis yan para sa isang magandang air pump natin mga ka-review. Kapag nagawa nyo yan, ibig sabihin may kalakasan ng air pump nyo. Ayan. So double sided tape lang yan na inikot namin dito at pinasok yung excess dyan sa loob. Okay, so tapos na tayo dyan. At dito naman mga ka-review, meron din akong nilagay, ayan, mga pampa-enhance mga ka-review. So square itong ginamit ko na shape, hindi circle, para mas madali lang ako makagawa ng mga ganito. Ayan. So itong square mga ka-review, dapat kapag ilagay natin siya sa loob ay nakahiga siya. Gamitan ko nga ng flashlight. Ayan. Dapat nakahiga siya sa loob mga ka-review. Ayan, marami pang iba sa loob na hindi nahulog. Ayan. So dapat hindi nakatayo kapag inilagay natin sa loob.
Kapag nakatayo naman mga ka-review, ibig sabihin nun ay kailangan pa nating gupitan at paliitin itong square. Kaya kung sakto lang, kapag nilagay natin, nakahiga siya, ayan, ibig sabihin nun, sakto lang ang shape na ginawa natin. Sakto lang ang kanyang kaliit. So, ilagay ko na to lahat. Tapos kapag may tumayo dyan sa gilid, ay i-arrange lang natin ng kaunti. Ayan. So, ilagay ko na lahat. Tapos, gradually lang ang pagkalagay mga ka-review, para makita natin kung meron bang tumayo sa gilid. Ayan, may nakatayong isa mga ka-review. Ayan. So, kailangan ko yung i-arrange. Tapos, lagay ulit. Pagkatapos nating ilagay ang lahat sa loob mga ka-review, ayan, nalagay na natin lahat sa loob, para malaman natin kung sakto lang yung nilagay natin or sobra, ay itatansya natin siya gamit yung kanyang spring guide. Ayan, kunin natin ang kanyang spring guide. So, itong spring guide din mga ka-review ay in-upgrade din namin at i-discuss ko yan later. Ayan. So, ilagay muna natin. Tapos, ilagay natin itong piston. Ayan. Tapos, i-arrange din ang kanyang trigger. By the way, mga ka-review, nilagyan din namin ito ng super glue. Ayan. Para hindi na siya tumilapon kapag binubuksan namin. Ayan. So, ayan mga ka-review, kapag nag-abot pa sila, ibig sabihin nun tama lang yung nilagay natin sa loob kasi nag-abot pa ang kanilang mga hooks. Ayan, so ayos lang yan. Kung gusto nyo pang lagyan para malaman nyo kung nasagad nyo ba talaga, ay lagyan nyo lang at balik ulit. Kung hindi na mag-abot, eh tanggalan nyo ng paisa-isa at balik ulit. So, dito naman sa kanyang spring holder mga ka-review, ayan, nilagyan ko yan ng electrical tape, ayan, at ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginupit yung electrical tape. So, ito ang electrical tape na ginamit ko mga ka-review, ayan, at ang haba ng electrical tape na ginamit ko ay mga nasa isang ruler or ganito kahaba mga ka-review. Ayan, isang ruler. At pagkatapos kong gumupit ng isang ruler na kahaba, ay hinati ko siya mga ka-review. Ayan, hinati ko siya. Pagkatapos kong hatiin, ay nilagay ko yung isang side dito. Ayan, inikot ko siya. Tapos kapag natapos na yung isang side, nilagay ko naman yung isang side. Ayan. Kaya makapal siya mga ka-review. Ayan. Makapal siya. So, ang purpose niyan mga ka-review ay para magkaroon ng space dito at tataas yung pressure ng spring kapag kinasana natin. Ayan. At meron ding space dito sa loob, kaya mas tataas talaga ang pressure ng spring. Kasi itong spring ng Car 98K mga ka-review ay napakanipis lang niya at hindi siya gaano kalakas. Ayan. Madali lang siyang pindutin. Hindi siya katulad ng spring ng M690. Kaya ginawa ko tong pag-upgrade ng kanyang spring holder. So ilagay na natin. At ibalik din natin itong air pump piston. Yan. Kung nakikita nyo mga ka-review, ay nahihirapan ako sa paglagay niya kasi napakataas ng pressure ng kanyang spring.
Yan. Kung nakikita nyo, lumiit yung space in between ng mga rings ng spring. Yan. Dahil na-pressurize ang spring. Yan. At siya nga pala mga ka-review. Pinagtibay ko rin itong mga hooks ng piston. Ayan. Kita nyo yung puti. Yung puti ay isang baking powder. Ayan. Nilagyan ko ng baking powder at pagkatapos ay binuburan ko ng super glue. Ayan. Tapos kinurtihan ko lang yung mga excess. Ayan. Para maganda siya tingnan. So, matibay na yan. Hindi na yan madaling masira. Pero mga ka-review, kung meron kayong available na spring or meron kayong ibang pellet gun na nasira na at meron siyang available na spring na mas matibay pa nito at nagfi-fit in din sa air pump piston ng Kar98K, pwede nyo yung gamitin mga ka-review para ipalit nyo dito sa kanyang mahinang spring. At pwede na rin hindi nyo to gawin itong ginawa ko sa spring holder. Pero yun ay kung meron kayong available na spring at magkasing haba din nito or mas mahaba pa ng kaunti, mas maganda yun. So itong kanyang trigger mga ka-review, itong kanyang trigger hindi ko pa in-upgrade, hindi ko pa pinagtibay, pero pwede nyo naman itong pagtibayin mga ka-review. Gawin nyo lang itong baking powder, lagyan ng baking powder dyan, tapos budburan ng super glue. So titibay na yan. Hindi ko palang ginawa kasi feeling ko napaka tibay nito mga ka-review. Yan. So kung kapag nasira na to, eh baka i-re-repair ko na lang ito mga ka-review. By the way mga ka-review, ito pala ang kanyang stock. Ayan. Meron siyang pampabigat. Ayan. Hindi siya metal mga ka-review. Mukha lang siyang plastic na merong hindi ko alam kung paano to i-describe. Pero meron siyang laman sa loob. Ayan. At napaka dusty niya mga ka-review. Ayan. Marami siyang dust. So lagay lang natin yan dyan. At ibalik na natin to sa dati mga ka-review. So ready na itong upgraded Kar98K natin mga ka-review. At iti-test fire na natin siya.
ngayon naman mga ka-review, subukan nating itira siya sa malapitan. Tingnan natin kung kaya ba niyang butasin itong mga karton. At ngayon naman mga ka-review, subukan natin siyang itira sa sahig. Tingnan natin kung kaya ba niyang bumiyak ng isang pellet. Ayan mga ka-review, nabiyak yung pellet. Itong low grade na pellet. Subukan pa natin ng isa pa. Biyak pa rin yung pellet mga ka-review. Ayan, subukan pa natin ng last. At biyak pa rin yung pellet mga ka-review. Ayan, tatlong pellet. At ito na ang resulta ng ating test farm mga ka-review. Dito sa iisang karton at dalawang karton ay napuruhan niya yung harapan. Ngunit walang pellet ang tumagos kahit na tinira ko pa na ito ng malapitan. At ganun din dito sa special na karton, napuruhan din niya ang harapan ng karton. Ngunit walang pellet ang tumagos kahit sa malapit na range. So, overall na comment ko sa upgraded car 98K mga review ay lumakas-lakas na siya. Kaya na niyang bumiyak ng isang low-grade na pellet. Ngunit, hindi pa rin nagbago ang kanyang accuracy mga review. Ganun pa rin. Hindi pa rin siya kasintado mga review. Pero, tumaas naman ng kaunti ang chance na magiging accurate ang tira mga review. Pero kung power lang naman ang gusto nyo, pwede nyo yung gawin sa inyong air pump mga ka-review. Yun lang. So kung nagustuhan nyo itong video, please like and comment. At hanggang sa muli, Unboxing Simulator!